Pasko na sa mga mall at sa mga bahay ninyo, di ba? May mga Christmas tree, may mga parol, may mga ilaw, may Christmas music, may ang saya-saya. Pero sa simbahan, malungkot. Tignan niyo ang suot ko. Ito, para pangpatay. At hindi lang yan, mga kanta natin, medyo malimanay sila, di ba? At lalong-lalo na ang ating mga pagbasa. Nako, nakakatakot. Tungkol sa katapusan ng mundo. Alam mo mga kaibigan, so ang ating ebanghelyo ngayon sinasabi sa atin, darating ang katapusan ng mundo, darating ang ating Panginoon. Alam po ninyo, karamihan sa atin, gusto nating malaman kung kailan darating ang ating Panginoon, di ba? Ayan, may magsasabi, ayun, darating na, nako, marami na pong beses. For 2,000 years, marami na nagsasabi, uy, darating ang Panginoon, guguho na ang mundo, okay? 2,000 years na. At pati na rin ako, pati na rin kayo, I'm very sure, maraming beses na na sinabi sa inyo, guguho na ang mundo, darating na ating Panginoon, kaya naghahanda tayo, hindi ba? Alam ko yon, no? Kaya hanggang ngayon, pag may mangyayari, may magsasalita, uy, naku, o itong COVID na ito, ito na ba ang katapusan? Oh, ito, nagkakagera-gera na ngayon sa North Korea at sa South Korea, dyan sa Ukraine, sa Russia. Ano ba ito, Father? Ito na ba ang panahon ng mga huling panahon? Is this the end of time? So marami, marami. Bakit ba natin gustong malaman kung kailan magtatapos ang mundo? Simple. Para malaman natin kung ano nga ba ito nga mangyayari, no? Paano ba tayo mamatay? Masakit ba? Masusunog ba tayo? Ano, yan. Okay? At pangalawa, marami sa atin gusto nating malaman ang katapusan ng mundo kasi hindi tayo handa. Di ba? Gusto natin na pag nalaman natin na mag-e-end of the world na, kunwari sa isang linggo, ay maghahanda tayo. Ano gagawin natin? Ay, mahaba ang pila para sa confession. Mahaba ang pila para humingi ng holy water, magpa-bless ng rosario, ng kanilang medalya, scapular, ganyan-ganyan. Eh, ginawa na namin dati yun. Natandaan ko pa, nung grade 4 pa ako, sabi na mag-e-end ng world. Ayan. So, nagkumpisal na kami, na may holy water na kami, may holy candle na kami, ganyan-ganyan. Okay. Hinintay namin ang end of the world, July 18 noon yun. Hindi dumating, naghintay kami naghintay, dasal kami ng dasal ng alas 10 ng gabi. Tamang-tama, nagbabagyo pa noon, no? At saka wala pang kuryente. Sabi namin, ito na nga, end of the world. Oh. Ayan, so nag-rosary kami, nagdadasal, sa harap ng kandila, ay, nantok na kami. Sabi ng nanay ko, sige, matulog na tayo. Pag umagahan, nagising kami, hindi pala nagtapos ang mundo. Okay. So, ganyan din. So, anyway, ganyan. Gusto natin makapaghanda para pag dumating ang ating Panginoon, ready tayo. Pero mga kaibigan, unang-una, walang silbi ang maghintay kayo ng huling araw ng pagguho ng mundo. Bakit? Unang-una, walang nakakaalam kung kailan mangyayari yon. So, kung yung mga madami-madami mga tao, ganyan, sila Madam Auring, at kung anong magsabi sa inyo, end of the world na, huwag kayo maniniwala. Hindi alam ng mga anghel, hindi alam ni Jesus, ang nakakaalam lang ang Ama. God the Father lang nakakaalam kung kailan magtatapos ang mundo. Oh. So, huwag na kayong maghintay at darating na lang yan. Katulad ng ating ebanghelyo ngayon, darating na lang yan na para magnanakaw sa gitna ng gabi. Pangalawa, alam ninyo, dahil bigla na lang darating yan, wala na kayong panahong mangumpisal. Wala nang panahon yan. E biglang darating na lang eh. Hindi yung, sige, next week, darating na ako, sabi ni Jesus, mangumpisal na kayo, wala. Sabi niya, darating lang ako ng bigla. At pangatlo, walang silbi ang kahit na maswertehan kayo na 5 minutes before the end of the world na kapag kumpisal ka, wala ring silbi yun. Bakit? Kasi makikita ng ating Panginoon ang puso mo na nangumpisal ka dahil takot ka. Hindi yan sa nagsisisi ka, hindi ba? Takot ka eh. Hindi. Hindi sa nagsisisi ka sa mga sarap. Ayun nga, pag hindi pala dumating end of the world,
tuloy sa ligaya na naman, tuloy ng ligaya, di ba? So, sino lolokohin mo? Sarili mo. Kasi alam ng Panginoon kung anong nasa puso mo. Ganyan. Kaya anyway, ngayon mga kaibigan, iba na handa lang natin ang ano, ang ating focus, no? Hindi na yung end of the world. May pangalawang end of the world pa. Ang end of my world, yung katapusan ng iyong mundo, ng iyong buhay. Ganyan. Yan ang ating pagtuunan ngayon. Alam po ninyo, many, many years ago, may nakakatawa nangyari sa buhay ko. Kasi dun sa parokya na pinagsisilbihan ko, merong isang Father Mateo Shibi. Amerikano siya. Ang first name niya, Mateo Shibi. Ako naman, Arturo Mateo. Mateo, last name ko naman, apelido. Okay? Isang araw, namatay si Father Mateo Shibi ng cancer. So, napabalita, ay, namatay si Father Mateo! Nako, akala nila ako. No? Eh, tamang-tama, nasa abroad ako noon, nasa Europe, I was leading a pilgrimage. Meron akong grupo, dinala ko sa Fatima, sa Lourdes, sa Rome, ganyan-ganyan, no? So, ako naman hindi na ako nagpapaalam kasi ginagawa ko palagi yan many times, several times a year, no? Hindi ko na pinapaalam sa mga pamilya ko, sa mga kaibigan ko kasi dalawang linggo lang eh. Alis na ako, hindi na alam, nakabalik na pala ako. So anyway, nung napabalita sa buong city na namatay si Padre Mateo, nako, kinabahan ng mga kaibigan ko. Tinawagan nila ako sa cellphone, walang sagot. Tinawagan ako sa apartment ko, walang sagot. Tumawag sa ospital kung saan ako nagtatrabaho, sabi nila, dalawang linggo namin siyang hindi nakikita. Nako, baka balamig na bangkay na siya. No? So, anyway, pati yung kapatid ko, pati yung ate ko, naku, nananervous na sila. Tapos biglang naalala ng ate ko, ay naku, si Arthur, sabi niya, tandaan ko, 10 years ago, sinabi niya sa akin, nagpunta siya sa doktor para ipakita ang kanyang puso, no? Magpakita sa kanyang puso. Naku, kapatid ko, namatay ng heart attack. E, tapos nalaman nila na wala nga ako sa San Jose noon, nasa abroad pala ako. Naku, sabi nila, naku, sa ibang bansa pa namatay ang kapatid ko. So, pinag-iisipan na nila sa pagdating ng bangkay ko kung saan ako ililibing. Talaga, ano? At kung anong isusuot ko, no, kung ano. Anyway, talaga, ay, nakilagay ng gulo talaga. Eh, pero noon, at that time, talagang nervous and nervous sila, no? Kaya nako, ang laki ng hininga nila nung nakita nila ako na hindi pala akong namatay. Yung isang Mateo. Ayan. Pero ano yung mga kaibigan, yes, nataon yun na nagtawanan kami. Pero napag-isip-isip ko rin, ano kaya kung talagang namatay nga ako? Na talaga, inisip ko, ano kaya kung ako'y talagang namatay? Ano ang aking mararamdaman, no? So, ayan, nagnilay-nilay ako. At ito, kung ako nga ang talagang namatay, ang aking pakiramdam eh pagsisisi. Pagsisisi, siguro magsisisi ako na ba't hindi ko nasabi sa mga mahal ko sa buhay na mahal ko sila. No? Hindi ko nasabi sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, sa mga kaibigan ko na mahal ko sila. Alam niyo mga kaibigan, hospital chaplain ako ng 23 years. Kapag may biglang namamatay, pag biglang namatay yung babae, yung asawa, yung naiwan na asawa, alam mo, palaging itong sinasabi, Father, niwala akong pagkakataon na sabihin sa kanya na mahal ko siya. Palaging yan, I didn't even have a chance to tell her I love her. Palaging yan, pag biglang may namatay, bakit? Hindi ko nasabi sa kanya mahal ko siya. Kaya, maging leksyon sa atin yan. Kaya mga may asawa dyan, sa gabi, no, bago kayo matulog, sabihin nyo, Hoy, Satanas, I love you. Di ba? Kahit nasabihin mong Satanas siya o ano, at least nasabihin mong I love you. Di ba? Para kung bangungutin siya,
nasabi mo na. Diba? Oh, diba? Kaya gusto ko yung mga kumisan, narinig ko yung mga mag-asawa, sa phone, kunwari, hoy, oh honey ha, magpunta sa kapalengke, bili ka ng mga itlog, bili ka ng karne, tapos daanan mo si Junior ha, galit sa karate, eh tapos daan ka rito, bumili ka ng bigas, ha, gawin mo lahat yan, I love you. Ang ganda. Hindi ba? Pagkatapos magsalita pa, I love you. Maganda yon. Para kung sakaling tamaan, masagasaan ng pison yung asawa mo, nasabi mo, I love you. Ayan. Yan ang una kong pagsisisi. Na namatay ako nang bigla na hindi ko nasabing mahal ko ang mga mahal ko sa buhay. Sabihin niyo sa kanila, lalo na yung mga magulang ninyo na medyo may edad na, always say, I love you, Mom, I love you. Talaga. Pangalawa, ang isa pang pagsisisi para sa akin eh, hindi ko napuntahan yung mga taong galit sa akin o yung mga taong nasaktan ko o yung mga taong nakasakit sa akin na sana nag-peace kami, sana nagkaroon kami ng forgiveness, ganyan. Yan ang maging pagsisisi. No? Alam ko, may mga tao dito na meron pang mga hindi kinakausap na may sama ng loob, hindi lamang linggo, taon. Natapos na yung probinsyano, meron pa rin silang sakit sama ng loob. Ha? 8 taon yun. Nako, believe naman ako sa inyo, mas higit pa. Wow! Alam ko naman na handa kayong magpatawad. Alam ko yon. Bakit? Hinihintay lang ninyong lumapit yung taong nakasakit sa inyo, di ba? Hinihintay lang ninyo. Alam ko. Pero syempre, marami din naman dito. Dalawa, tatlo na pagka lumapit naman yung ano sasagot nyo? Ay, manigas ka. No? Pero alam ko, karamihan sa atin, gusto natin magpatawad. Pero alam niyo mga kaibigan, ito ang aking experience. Kuminsan, takot, ang isang tao, nakagawa ng masama sa inyo, kuminsan, dahil meron kayong nagawa. Kuminsan, galit ang tao sa inyo, kahit wala kayong nagawa. Ano yung masabihin? Dahil sa inggit, di ba? Dahil ikaw, kunwari, mas maganda ka, galit siya sa iyo. Di ba? Kaya sabi na, do you hate me because I'm beautiful? Oh, di ba? Di magparoto kay ka rin, no? Anyway, o kaya kung mas mataas ang sweldo mo, galit sa iyo. Kung mas malapit ka sa boss, galit siya sa iyo. Kung mas maganda at mas matalino ang mga anak mo, galit sila sa inyo. O tingnan niyo. Kaya kuminsan, alam mo kuminsan yung tao, ba't ginagawa sa akin? Wala naman akong ginagawa. Ayan, inggit sa'yo. Pero mga kaibigan, ganito aking technique. Kasi kung hihintayin mo pa yung tao na lumapit sa'yo, kahit na nasaktan ka niya, ay nako, puputi ng uwak, hindi pa dadating sa'yo. Magkamatayan na kayo, hindi pa babalik pumunta sa'yo. Kaya, para, especially ngayong Pasko, sana ngayong Pasko, no? Na para magkaroon na kayo ng peace, na wala na kayong tinatagong sama ng loob o ganyan, kayo na ang lumapit. Ha, Father? O, ganito ang technique, ganito. Sabihin nyo, doon sa taong yon, kahit na kayo nasaktan, na? Sabihin nyo, alam mo, kung nasaktan man kita, patawarin mo ako. At kung nasaktan mo rin ako, pinapatawad kita. Ay, nako, pag yan, it always works, no? Kasi wala kang ikaw may kasalanan mo. Hindi, may kasalanan ka rin kahit paano. Maganda yon, no? Kaya ngayong Pasko, sumulat ka, magbigay ka sa card. Sabihin mo, kung nasaktan kita, sorry ha. Kung nasaktan mo ako, totoo naman, pinapatawad din naman kita. Ayan. Okay, o sige, magpadala ka ng Christmas card. Magpadala ka ng queso de bola. Ay, hindi, mas mahal na pala queso de bola ngayon. Yung maliit na cheese na lang. Okay? O, sabihin mo lang na, o kamote kaya, o sige, bahala na, okay? Ayun, peace na tayo, maganda. Para ngayong Pasko, yan ang iyong magiging regalo sa ating Panginoon. Ikaw sumusunod sa ating Panginoon, kaya bakit? Kasi ang ating Panginoon, tingnan mo, wala siyang kasalanan, ipinapako siya sa cross, siya pa nagpatawad.
Lord, forgive them for do they not know what they are doing. Yan. Kung magpatawad ka sa tao na siya pa nakasakit sa iyo, katulad mo ang ating Panginoon. No? Kaya lunulin mo ng pride mo. Hindi naman fried chicken yan. Diba? Hindi mo kakain ng pride. Oh. Kaya mga kaibigan na yan. At pangatlo, pagsisisihan ko rin na hindi ko napuntahan ng aking mga kaibigan, mga classmates ko sa high school, para sabihin sa kanila na ang sadap natin yung pagkaibigan ng high school, no? Totoo naman mga kaibigan, di ba? Para sa akin, ang pinakamasayang panahon ko sa aking buhay nung high school ako, pinakamasaya. Ayan, ako. Ayan, nagka-cut class kayo, di ba? Kodigo, di ba? O kaya, pinapasakitin yung ulo ng teacher, ganyan. Ayan, naku, ang sarap sa'yo, tapos yun. Sa pagkatapos yun, lalabas kayo, maliligo, ano kaya. Kaya, mga kaibigan, ayan, yun siguro ang pagsisisi ko na yung mga classmates ko naging best friend ko pa noon, na hindi ko na sila na-contact, hindi sila, na, basta nagkawalay na lang kayo ng landas, no? O, ngayong Christmas, maraming class reunion, di ba? May family reunion and so on so forth. Mag-attend kayo. Malay nyo, baka yan ang pinaka-last reunion ninyo. No? Oh, di ba? Oh. Anyway, mga kaibigan, alam niyo, may isang psychologist, sinabi niya, tinanong niya ang mga namamatay na. Nagkatrabaho ito sa isang nursing home na namamatay na yung mga tao. Ang tanong niya, ano ang inyong pinagsisisihan ngayong mamamatay na kayo? Alam niyo, ang sisi ng tao, hindi yung malalaking kasalanan, yung nagawa nila, hindi. Ang pagsisisi ng tao, ang pagsisisi natin, yung hindi natin ginawa, ang pwede naman natin gawin. Ang hindi natin nagawa, ang pwede naman natin gawin. Kaya mga kaibigan, alam niyo, ang isang ang pinakamalungkot na salita sa anumang lengguwahe, sa Tagalog o sa Ingles, ay yung, if only I knew. Kung alam ko lang, sana. I'll give you some examples. Kung alam ko lang, sana na yun na pala ang last Christmas ni Papa. Sana binisita ko siya. At sinabi ko sa kanya, I love you, Papa. Kung alam ko lang na dun yun na pala ang pinakahuling makikita ko ang kaibigan ko, sana binitawan ko na lahat, nakipag-bonding ako sa kanila, pinuntahan ko siya o inimbita ko siya para naman ano, kung alam ko lang na yun na pinakahuli. Kung alam ko lang na yung kaaway ko, mamamatay na pala siya. Kung alam ko lang, sana pinatawad ko na siya. Kung alam ko lang. Ayan mga kaibigan, yan ang pinakamasakit sa lahat. Gagawin mo na hindi mo nagawa. Kaya mga kaibigan, ngayong Pasko, sana lahat ng mga mahal mo sa buhay, sabi mo sa kanila, I love you. Maraming salamat sa mga sakripisyo ninyo. Maraming salamat. Sabihin nyo sa lahat ng mga mahal nyo sa buhay. Pangalawa, ngayong Christmas, puntahan ninyo mga nakaaway nyo. Kung ayaw ninyo, mag-email na lang kayo, magpadala kayo ng, ano, ng card. Sana ngayong Pasko, huwag nyo nang palampasin ito na magipag-peace kayo sa mga taong may galit sa inyo at kayo may galit. Ayan. At yun lang nga. Sana, and most of all nga, ngayong Christmas, ngayon, mga family reunion, class reunion. Alam niyo mga kaibigan, napakadaling humanap ng excuse, di ba? Ay, hindi ako pwede kasi may gagawin pa ako. Ay, hindi ako pwede dahil yung mga anak ko ganito. Ay, hindi ako pwede kasi blablabla. Marami. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Pero alam mo, kung gusto, may paraan. Ayan, o, tingnan nyo. Gawin ninyo. Kaya mga kaibigan, sana magiging special ang Pasko na ito na wala tayong pagsisisi na dapat na lahat ng pwede natin gawin, gagawin natin. Para pag tinawag tayo ng ating Panginoon at tinawag din sila ng ating Panginoon, no regrets, di ba? No regrets. Amen? Amen. Sa kanang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen.